ako si Danice Lopez, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Mga huling isda sa West Philippine Sea bumaba ng 70% sa gitna ng sigalot sa pagitan ng Pilipinas at China. Honoraria para sa mga gurong maglilingkod sa BSKE titiyaking matatanggap sa takdang oras. PBBM nagtakda ng panibagong price range sa palay. DA pinaplanong ilunsad ang Young Farmers Challenge. Ilang business groups tinalakay ang issue sa wage and employment rate sa bansa. Mga atletang Pilipinong lalahok sa Hangzhou at Para Games binigyan ng send-off party. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, ang DFA ay naglahad ng serious concerns sa maulat ng pagkasira ng coral sa Rosal Reef sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa. Nananawagan para sa pagtigil sa maaktibidad na sumisira sa marine life. Matatandang kamakailan lang ay isinaad ng DFA na patuloy na itinataas ng Pilipinas ang alarma sa mga aktibidad ng mga dayuhang sasakyang pandagat na nakakapinsala sa mga maritime zone ng bansa. Ito ay matapos kumpirmahin ng PCG ang malawak na pinsala sa seabed ng Rosal Reef at Escoda Shoal, mga lugar na madalas puntahan ng Chinese Maritime Militia sa West Philippine Sea. Sa kaugnay pang balita, bumaba ng 70% ang mga nahuling isda sa West Philippine Sea at inaasahan pang mas mababa sa gitna ng naitalang ilegal na aktibidad umano ng China, partikular ang kamakailang pag-aani ng coral reef sa teritoryo ng Pilipinas. Ikinaalarma ito ni Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakayan ng Pilipinas o Pamalakayan National Chairman Fernando Hicap kasunod ng hindi mapigilang pagdaong ng mga sasakyang pandagat ng China. Kaya naman nanawagan si Hicap kay Pangulong Bongbong Marcos na utusan ang mga kinauukulang ahensya na alamin ang lawak ng pinsala sa mga coral reefs sa West Philippine Sea, gayon din ang kaukulang kompensasyon mula sa China dahil sa danyos na idinulot nito. Sa kabilang banda, bilang bahagi ng pagdiriwang sa International Coastal Cleanup Day, nanawagan ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na paigtingin ang pangangalaga sa karagatan ng bansa. Panorin ng balita hatid ni Jade Buhoy. Sa taunong pagdiriwang ng International Coastal Cleanup Day, pinangunahan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang cleanup drive sa lungsod ng Navotas. Ang nasabing kaganapan ay naglalayong isulong ang mas malinis na karagatan para sa mainam na kalusugan kung saan ito'y nilahukan ng 500 katao sa iba't ibang sektor ng pamayanan. Hinikayat naman ni BFAR National Director Demosthenes Escoto ang publiko na makiisa sa pangangalaga ng karagatan sa buong bansa upang masigurado na may sapat at malinis na yamang dagat para sa lahat. Aniya, hindi lamang ang kagandahan ng mga karagatan ang kanilang pinangangalagaan kundi pati na rin ang kabuhayan ng milyon-milyong mangingisda. Kasabay nito, inilunsad din ng BFAR ang baliksigla sa ilog at lawa o basal program upang isailalim sa rehabilitasyon ang mga lawa, reservoir at iba pang uri ng anyong tubig para mapanatili ang kalusugan ng kapaligiran at mapadami ang bilang ng mga yamang dagat sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ating ulat pang kalusugan, ayon sa DOH, 87% ng mga kaso ng leptospirosis sa buong bansa na iniulat mula ika-1 ng Enero hanggang ika-2 ng Setyembre ay mga lalaki. Isinaad ni DOH Epidemiology Bureau Director Aletea de Guzman na ang mga individual na kabilang sa mga matatandang grupo ay apektado ng leptospirosis, partikular ang mga nasa 20 hanggang 49 na taong gulang o ang mga lumalabas para magtrabaho. Nitong ika-2 ng Setyembre, nakapagtala ang DOH ng mahigit 3,700
700 kaso ng leptospirosis sa buong bansa, 70% mas mataas kumpara sa naitalang mga kaso noong nakaraang taon. Samantala, ipinaliwanag ng PCO ang kanilang paglalaan ng budget sa 2024 sa paglaban sa misinformation. Francis Rio Dique para sa Balita. Sa patuloy na pag-usbong ng teknolohiya kung saan mas napabilis ang disseminasyon ng impormasyon, kaakibat nito ang paglaganap ng misinformation o tinuturing na fake news. Ayon kay Communications Secretary Chelloy Garafil, isa ito sa mga prioridad ng Presidential Communications Office o PCO, kaya naman pinaglaanan ito ng budget para sa 2024 ng higit 1.9 na bilyon upang mas maging epektibo ito sa pagpapabatid sa publiko ng mga hakbang at ganap ng Pangulo. Ang mungkahing ito ni Secretary Garafil ukol sa budget ay nag-ugat sa suliraning kinaharap ng ahensya kung saan mas malaki na ang organisasyon at ang sakop nito matapos ang Executive Order No. 16 na nagtatakda ng 5 pangunahing gampani nito. Dagdag pa niya, lumawak ang gampani ng ahensya dahil sakop na nila ang presidential engagements kung saan sila na ang nag-oorganisa lahat ng lakad ng presidente. Ito naman ay sinuportahan ni Senator JV Ejercito kung saan nararapat lamang na mamuhunan sa larangan ng impormasyon at pagbabalita. Binigyang diin naman ni Secretary Garafil na ang bagong setup ng PCO ay naging mas makabuluhan dahil mas napadali ang disseminasyon ng mahalagang impormasyon sa publiko. Francis Rio Dique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa iba pang balita, sinisiguro ng COMELEC na matatanggap ng mga gurong magsisilbi sa paparating na BSKE ang kanilang honoraria sa itinakdang araw. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, target ng ahensya na hindi paabuti ng 10 araw ang pagbibigay ng honoraria sa mga guro, kung saan nakasaad naman sa batas na dapat nila itong matanggap sa loob ng 15 araw matapos ang halalan. Nasa 10,000 piso at 9,000 piso ang matatanggap ng honoraria ng mga electoral chairperson at board members at karagdagan 2,000 piso para sa mga gurong nakatalaga sa mga lugar na mayroong early voting hours. Sa ating ulat panahon, inaasahan na mararanasan muli ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog sa ilang bahagi pa ng Mindanao na dulot ng Intertropical Convergence Zone. Partikular na makakaranas nito ang Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Gayun din ang bahagyang maulap na papawiri naman na may pulo-pulong mga pag-ulan o pagkidlat-pagkulog sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. LTFRB Chair Attorney Teofilo Guadis III binigyang linaw ang wastong paggamit ng fuel subsidy. Senator Raffy Tulfo nais alisin ang sistemang contractualization sa mga empleyado. PBBM nagtakda ng panibagong price range sa palay. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Upang mas mapabuti ang kita ng mga magsasakang Pilipino at matiyak ang supply ng bigas na pagkasunduan sa pagpupulong na pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos, kasama ang National Food Authority o NFA, magtakda ng buying price ng mga palay. Ang naunang mungkahi ay gawing 20 at 25 piso, ngunit matapos ang pagpupulong ay itinakda ang tuyong palay sa 19 hanggang 23 piso kada kilo at ang wet naman mula 16 hanggang 19 na piso kada kilo.
para naman masiguro na hindi makakapasok sa merkado ang mga imported na bigas, sinabi ng NFA na ang solusyong ito ay para lamang sa mga may hirap. Pagbibigay alaga sa mga tauhan sa industriya ng media, inilahad ni Senator Raffy Tulfo ang kanyang mga hangarin para sa mga dapat na benepisyo na natatanggap na mga manggagawa nito. Narito ang buong balita. Ibinahagi ni Senator Raffy Tulfo ang kanyang mga layunin upang mapabuti ang kalagayan ng mga manggagawa sa industriya ng media. Layunin ni Senator Tulfo na alisin ang sistemang contractualization sa mga empleyado. Ito'y upang maging regular na empleyado ang lahat at hindi mababa sa minimum wage ang kanilang sahod. Nais ni Tulfo na bigyan ng benepisyo at tamang pasahod ang mga manggagawa sa media upang mapanatili ang integridad ng kanilang trabaho. Paliwanag ni Tulfo na mayroong pagkakataon kung saan ang pag-aabot ng tulong ng mga politiko sa media ang dahilan kaya't nagiging bias ang balita. Of course, itong taga-media, indebted na po siya doon sa politiko na tumulong sa kanya. That's why, kailangan po talaga mabigyan ng full benefits at magandang salary ang mga taga-media nang sa gayon magiging balanse palagi ang kanilang pag-uulat ng mga balita. Kaya't nais ng senador na ipagbawal na ang contractualization sa mga government-owned television at radio stations. Dapat sila maging example na hindi payagan yung magkakaroon ng contractual employee na kung saan yung contractual employee or talent wala pong tinatanggap na maayos na sweldo at benefits. Paliwanag ni Tulfo, maraming empleyado ang hindi nakakatanggap ng tamang sweldo at benepisyo dahil contractual employee lamang ang mga ito. Ipinaglaban din ng senador ang pagtakda ng mga patakaran na magbibigay ng tulong at proteksyon sa mga manggagawang media na nakakatanggap ng death threats. Ipinaliwanag niya na ang mga media company ay dapat magbigay ng buong suporta sa kanilang mga manggagawa kapag may mga death threats na natatanggap ang mga ito. Dagdag pa ni Tulfo, mahalaga ang papel na ginagampanan ng media sa lipunan kaya't nararapat lamang bigyan ito ng sapat na proteksyon, tamang sahod at benepisyo. Danisa Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sa darating na 28 ng Setyembre, ang DA Kaugnayang Agribusiness and Marketing Assistance Services o AMAS ay maglulunsad ng Young Farmers Challenge. Ang Young Farmers Challenge ay isang uri ng programang nagtatampok sa mga kabataang nagnanais mapalago ang sektor ng agrikultura na may kaakibat na libreng pag-e-ensayo sa pagnenegosyo. Ang may inaasahang lumahok ay ang mga mag-aaral sa state universities at colleges na kasalukuyang kumukuha ng kursong agriculture at agribusiness. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring tumungo sa opisyal na website ng DA at tawagan ang kanilang telephone numbers. Sa pamamahagi ng Fuel Subsidy Program, binigyang linaw ni LTFRB Chair Attorney Teofilo Guades III na maaari lamang ito gamitin sa pagbili ng produktong petrolyo sa mga gasolinahan. Inilinaw niya rin na sakop ng programa ang mga transport groups at pampublikong mga sasakyan, traditional man o modernize ang mga ito. Ang Fuel Subsidy Program ay inilunsad para sa transport sector bilang tulong sa mga operator dahil sa pagtaas ng presyo sa produktong petrolyo. Samantala, isang Cameroonian national ang inaresto ng Bureau of Immigration sa lalawigan ng Batangas noong 13 ng Setyembre dahil sa kasong overstaying. Narito si Jade Buhoy para sa balita. Sa Banaba West, Batangas, noong 13 ng Setyembre, arestado ang Cameroonian national dahil sa paglabag ng immigration law ng bansa. Base sa Bureau of Immigration o BI, ang dayuhan ay natukoy bilang si George Aurelian Eshane Biko na 33 taong gulang. Si Biko ay pinatawan ng parusa bunsod ng reklamong natanggap ng ahensya dahil ito'y nagtagal sa bansa nang walang wastong visa. Bukod pa riyan, kinakaharap niya rin ang reklamo sa domestic violence. Base sa inspeksyon ng BI, wala man lang itong naipresentang pasaporte sa mga kawaninang ahensya. Sa kasalukuyan, si Biko ay nasa kustodiya ng BI sa Bikutan, Taguig
para sa kanyang nalalapit na deportation. Samantala, nagpaalala naman si BI Commissioner Norman Tancinco na sisiguraduhin nila ang kaligtasan ng mga Pilipino sa pagmamatsyag sa mga dayuhang may ilegal na gawain sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nilinaw ng DSWD ang kaibahan ng Walang Gutom 2027 Food Stamp Program o FSP at ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps kasabay ng Third Market Day ng FSP sa Tondo, Manila. Ayon kay DSWD Undersecretary Eduardo Punay, ang kaibahan ng dalawang programa nito ay ang misyon o layunin kung saan ang 4Ps ay nakatuon sa paglaban sa intergenerational poverty cycle, habang ang FSP naman ay nakapokus sa suliranin ng food insecurity sa bansa. Dagdag pa niya, bukod sa layong mabigyan ng pagkain sa pang-araw-araw ang mga nangangailangan, layon din ng FSP na matulungan na makapag-self-sustain ang mga benepisyaryo sa pamamagitan ng nutrition sessions, pagsasanay sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA at job fair ng DOLE. Sa bukod na balita sa pagpapatupad ng Motorcycle Riding Academy ng MMDA, inihandog ni DILG Secretary Benhur Abalos ang dagdag na mga motorsiklo bilang suporta rito. Narito ang buong detalye. Labis ang pasasalamat ni Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes sa mga bagong motorsiklo na donasyon mula kay Department of the Interior and Local Government Unit o DILG Secretary Benhur Abalos. Inihandog ito ni Abalos bilang suporta sa programa at proyekto ng MMDA upang mabawasan at maiwasan ang bilang ng mga aksidente sa daan. Ibinahagi ni Artes na bago pa lamang mapatupad ang Motorcycle Riding Academy, ay binanggit niya na ito kay Abalos kung saan agara naman itong tumugon na magbigay ng 10 motorsiklo. Ayon kay Artes, matatalakay sa Academy ang Riding and Basic Emergency Response Skills na siyang magbibigay kaalaman sa mga motorcycle riders hinggil sa tama at ligtas na pagmamaneho. Naglalayon din ito na maibsan ang pagtaas sa kaso ng mga aksidente na nangyayari sa daanan. Danize Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Focus. Taunang mega job fair at bloodletting activity sa QC isinagawa ng ilang ahensya. Ilang business groups tinalakay ang issue sa wage and employment rates sa bansa. Jamie Rivera ipinagdiwang kanyang 35 taon sa show business. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Upang tugunan ang unemployment rate sa bansa, tinalakay ng ilang negosyante ang paraan sa pagbubuo ng mga trabaho, kabilang na ang mga imununkahing batas para sa taas sahod ng mga manggagawa. Alamin yan mula kay Princess Castro. Nagbigay ng ilang mga suwestyon ang ilang mga business groups kamakailan, alinsunod sa pagtalakay sa isyu ng sahod ng mga manggagawa, bunsod na tumataas na presyo ng produktong petrolyo at mga bilihin sa merkado. Merong proseso sa atin. Ano bang kailangan? We base it index on inflation. Katulad yung Region 12 of General Santos. Yung inflation nila because of the availability of food. Hindi naman kasing kataas dito sa NCR. Eh dito sa NCR, mga pagkain natin, halos maraming importation . Ang importation, pag bumagsak yung pera natin, yun din. Tataas rin. Alam natin yung mga key food commodities, bigas, asukal, sibuyas, tomato, all of these are imported . Kaya sabi ko, those we cannot control, we'll have to live with it. But what we can control and what we can do to give
more opportunities of job creation. Ito ay sinegundahan naman ni Dr. Cecilio Pedro, presidente ng Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry. How do we generate employment if the negosyante, if the employers will stop hiring dahil mataas po ang cost namin sa labor? Yan ang isang challenge na immediate mangyayari kung sakaling tinasan sobra ang iyong wage, especially minimum wage. Dagdag pa niya ay kinakailangan makahikayat ng mga investors sa bansa upang matugunan ang mga problemang ito na kinahaharap ng Pilipinas. Pag maraming pumunta rito, nag-invest dito sa Pilipinas, dadami yung job opportunities. Pag it's a function of demand and supply. Pag maraming opportunity for people to work, tataas ang presyo ng minimum wage. Hindi na kailangan mag-set ng minimum wage. Samantala, sa datos ng Philippine Statistics Authority sa buwan ng Hunyo, tumaas ang bilang ng mga employed individuals sa bansa kung saan nasa higit na 75 na ang porsyento ng employment rate ngayong taon. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Karagdagan upang tugunan ang unemployment sa bansa, kabilang na ang pagtugon sa pangangailangan ng dugo ng mga medikal na tanggapan at ospital, nagsasagawa ng mega job fair at bloodletting activity sa Quezon City, taon-taon ang Rotary Club Manila katuwang ng ilang ahensya ng gobyerno. Princess Castro nagbabalik para sa ulat. Isinagawa ng Rotary Club Manila sa tulong ng ilang ahensya ng gobyerno ang taunang mega job fair at bloodletting activity nito sa Quezon City Hall. Ang mega job fair at bloodletting activity na ito ng grupo ay isinasagawa upang makatulong na mapababa ang unemployment rate sa bansa, kabilang na ang pagtulong sa mga ospital na makalikom ng dugo. Ang programang ito ay inumpisahan mula pa noong 2014, katuwang ang Department of Social Welfare and Development o DSWD at marami pang iba. Ito po ay yearly na activities natin dito, yearly natin ginagawa, pero sa iba-ibang lugar ay gumagawa po tayo ng mga ganito at mga feeding programs. Lahat po ng mga humanitarian programs ay ginagawa ng Apila ng Bayan at ng Rotary. Ngayon kasama ko yung aking mga kasamahan sa District 3780, yung Rotary Club of Herosel, Rotary Club of EDSA Central, District 3780, Rotary Club of Manila, Quiapo Central, Manila, Santa Cruz Central. So nagsama-sama kami para mabuo ang mga programang ganito. Layon din ng programang ito na matulungang bigyan ng trabaho ang mga anak ng miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o PORPIS ng DSWD upang dumating ang araw na hindi na sila dumepende sa bigay ng gobyerno. Samantala, nasa higit 2,000 job vacancies ang laan ng 25 mga kumpanya para sa halos 700 aplikanteng dumalo sa job fair. Karamihan may halos sa college graduate, meron ding senior high at maraming company na hindi naman kailangan yung college graduate, like for instance driver, payante. Sa kabilang dako, nasa humigit kumulang 100 volunteers ang nag-donate ng dugo na makatutulong para makasagip ng buhay. We're connecting the offices to the workers, no? Kasi sometimes mahirap din mag-apply sa online. So mas gusto sanay pa rin yung mga tao, traditional, I mean, ini-interview dito. At least nakakatulong tayo sa mga ano natin, sa community natin dito sa Quezon City. Sa pagtatapos, ang programang ito ay nagumpisa kahapon ng alas 9 ng umaga na nagtagal hanggang alas 4 ng hapon. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Isinagawa ang send-off ceremony para sa mga atletang lalaro sa 19th Asian Games at 4th Asian Para Games kahapon sa Philippine International Convention Center sa Pasay City. Ang selebrasyon ay inorganisa ng Philippine Sports Commission kung saan dumalo ang nasa higit 500 atletang lalaho sa international competitions.
Samantala, nabanggit din ni Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino na kung sakaling isa lang ang papayagang magdala ng bandera ng Pilipinas, pagdedesisyonan pa ng komisyon kung sino kina EJ Obiena at Marjeline Didal ang magiging flag bearer. Ang Asian Games ay gaganapin sa 33 na Setyembre hanggang 8 na Oktubre, habang Asian Para Games naman ay gaganapin sa 22 hanggang 28 ng Oktubre. Nitong kamakailan lang ay nagdiwang ng kanyang 35 taon sa show business ang kilalang mga awit na si Jamie Rivera. Matatanda ang naging miyembro si Jamie ng Metropolitan Theater Chorus noong dekada 80 bago pa man makilala sa showbiz hanggang sa lumahok siya sa isang singing contest kung saan siya nadiskubre noong 1985 at naging parte rin ng musical na Miss Saigon. Samantala, nitong Marso ngayong taon ay inilabas niya ang kanyang bagong awiting 3-in-1 kasama ang mga batang sina Imogen at The Voice Kids Season 5 contestant na si Fabio Santos. Kaugnay nito ay nagpaabot ng kanyang pasasalamat ang singer sa mga taong nakasama at sumuporta sa kanyang karera sa buong 35 taon. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, mga huling isda sa West Philippine Sea bumaba ng 70% sa gitna ng sigalot sa pagitan ng Pilipinas at China. Honoraria para sa mga gurong maglilingkod sa BSKE titiyaking matatanggap sa takdang oras. PBBM nagtakda ng panibagong price range sa palay. DA pinaplanong ilunsad ang Young Farmers Challenge. Ilang business groups tinalakay ang issue sa wage and employment rate sa bansa. Mga atletang Pilipinong lalahok sa Hangzhou at Para Games binigyan ng send-off party. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/onemedianetwork. Ako si Danny Zalopez at ito ang News Force.